Hi guys, I'm here again, Benji Palawan Jr., your licensed real estate broker and entrepreneur. And maganda ang ating video for today. And ito ay regarding about kinds ng titulo. Maraming Pilipino hindi alam ang anong klaseng titulo ang hinahawak kayo kung bumilis. And I'll share some information about those documents. Dahil importante, may papel tayong nakapakita kung nasa inyo. Importante yan. Kakaroon na ng issue yung mga property niya yung consistency. And especially, I don't want to mention one big company na nangyari na rin yan. So, we need to be knowledgeable, even a little bit knowledge na kinanalam natin. So, bago sabihin to, mga documents ito, please subscribe to my channel para meron naman kayong video about real estate, business, and entrepreneur. Ngayon, sinabi ko we have classes of titles sa real estate. At alamin natin ito. Para hindi kayo maging ayoko naman masabing ignorante. You have to be knowledgeable nowadays about the document. Dahil importante ito kung bibili kayo ng dream home nyo or bibili ng investment property ninyo in the future. Sige. First is, kung bibili ka ng house and lot or lupa, anong tawag sa dokumento nyo? Ano yung titulo niya? So, yung titulo niya is yung transfer of certificate of title. Okay. The transfer certificate title ay nakasaad na doon. Gaano kalaki yung lupa? Ilang square meters yun? Anong sukat? Longitude, latitude, everything ando. At meron ng nakapanganan sa iyo yung titulo. Okay. Bakit ko sinasabi ito? Kasi transfer of certificate of title. Kung maghahanap ka ng title, pag-check mo kung bakit ito pa yung transfer certificate title siya. Yun yung nakasaad doon. Okay. Medyo merong pag-i-Spanish siya. Yung mga modern nating title naman naging English na. Sa mga mother titles, Spanish pa. Diba? Kung nakikita nyo yun. Okay. Bakit importante ito? Para ito ay proof ng ownership mo sa property na binili mo. Okay, may tinatanong to. May tinatanong sa akin. Pwede ba ang dual citizen na magkaroon ng lupa din sa Pilipinas? Pwede po. Kaso merong provision at batas para dito. Kaso ay tatalakayin ko yon sa ibang video. Okay, pwede po. Pangalawa, sasabihin naman nila sa akin na ito naman ang tanong nyo. Tapos na tayo sa transfer certificate title, di ba? So, ang pangalawa naman, which is, kung bibili ka ng condominium. Okay. Ang condominium ay isang building, di ba? Na tinatawag na maraming nagtira. So, ang binibenta mo dito yung space. So, ang tawag dito ay condominium of certificate of title. This includes yung binili mong mismong unit or space na binili mo sa condominium. Yan. So, dito nakalagay dito yung space na binili mo, anong unit number to, anong sukat nito, at ano yung nakalagay lang doon doon sa property niyo. Yan yung certificate. Condominium title. May tanong sa akin dito. Ito, itatanong niyo sa akin ito sigurado. Pagdating sa condominium. Maaari bang tumira isang dual citizenship na owner sa isang condominium? Yes. How about foreigner? Yes. Pwede makabili ng title. Po. Kasi meron tayong 60-40 rule. Yun. Ano ibig sabihin ng 60-40 rule na yun, ng ownership? Dapat po doon sa buong building, 60% dapat Pilipino ang nakatira. Doon sa particular condominium yun. At 40% naman po ang pwede tumirang foreigner.
Yan. Para maging knowledgeable kayo, importante yan. Diba? So, yun yung mga dapat nyong alamin pagdating sa titulo. So, guys, ang maganda naman din sa atin ay i-check nyo mabuti if totoo yung titulo yung ibigay nyo. So, alam nyo na yung mga types of titles na kailangan nyong alamin pag pumili kayo ng property. If you really want to check if these titles are real, seek for the help of a licensed real estate broker para matulungan kayo sa real estate insurance. And huwag nyo kalimutan, I do these services for transfer of title, taxes, I do that job. That's one of my function and one of my side hustles. And guys, so I hope you natutunan kayo sa video na ito. Please like and share and subscribe sa aking video. And please join to my group of real estate agent. If you want to be a real estate agent, we can train to be one. Okay guys, so have a great day and see you to the next video. And huwag kalimutang i-press ang bell button para kakampay na natin sa aking mga video guys. So have a great day guys and bye guys! Thank you so much for watching. See you again on my next video.